Thank you.
Panginoon, Panginoon, sa Panginoon, 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 pakinabahan nila sa pagliyon ng panangasalo sa atin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala niya. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang kabigisang apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan niyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan niyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam niyo ito sapagkat lahat ay nilalap sa gitna ninyo. Ngunit ang tao ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pag-aalam ng Diyos sa mula-mula ay ipinapakong ninyo at ipinapakay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa panglalihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayari sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na lang nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya hindi ako matitigabi. Dahil dito, nadala ang puso ko at umamit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nangihinday na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga pangay. At hindi mo itutulong na nabulok ang iyong banal. Itulong mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y magpupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo na tiyaka na ang kapuyakang si David ay namatay at inibig. Narito ang pananginginan hanggang ngayon. Siya'y proteka at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isa sa kanyang mga inako. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan si David ng kanyang sarili. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi tinulog na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami lahat sa bagay nito. Nagitaas siya sa kanan ng Diyos, pinagdakwa ang kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa atin tulad na inyong nakikita at narinig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin. Ako'y iyong tagiliin. Thank you.
Pinagalingan sila
linis na ginagawa ng mga Hudyo, magkahalang tapos at galang. Isang pagkataon na sa masayang pagkita ng mga salita na pinahalan ng pangunagapan. Huwag kayong matakot. Magala kayo. Dahil sa Jesus ay muling nabuhay. Bahagi ng ating pamamalayan ng pagkilos. Kaya na siya muling pagkabuhay. Kahapon po ay binigyan natin ng pansin na yun yung aming ilog, yung biyaya ng kaliwanagan na dulot na muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo na nawa po ay magiging pamantayan ng aming pagkilos sa Diyos na ito. Dahil po ay yung kagalakan natin na maaaring naiintindihan natin, maaaring hindi pa masyado natin naiintindihan, pero yung kagalakan na yung pag-aya na Jesus ay siguradong magkakaroon ng kagalakan dahil siya ay muling nabuhay. Sundin lang namin yung kanyang paanyaya. Sundin lang namin yung kanyang tagubuloy. Sundin lang namin yung kanyang mga utos. Yun yung katatayuhan na dapat na maging dagdag ng bawat isa. Dahil nakakasigurado tayo na kagalakan dahil sa Jesus ay muling nabuhay. Yung kasiguraduhan kasi po ngayong panahon na ito ay yung panahon na lalong-lalong ngayong panahon na ito. Yung panahon na maraming nagbabagta ng iyong kasiguraduhan. Ito yung panahon na walang kasiguraduhan. Kuminsan na yung sabi na ay weather lang. Yung ating panahon pala tayo ay depending weather lang. Kinakailangan ito ay ang itong pagkakamuhan, ang pagkakamuhan ng Diyo, hindi nakabago sa tinatawag natin weather lang. Yung weather lang, ngayon, kahit ang temporary situation sa biyaya ng gusto mo ng mabuhay ay hindi dapat yung pagpapasyan. Yung pagpapasyan niya rin ay yung kagalapan ng kanyang pangako. Hindi kung ano lamang yung kapanahonan. Yun yung direktan makakatanggap namin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. At yun yung maging bahagi ng ating kagalakan. Maging bahagi ng ating kagalakan. Kaya kung gusto mo ito pa ng weather lang, parang tayo nagpapakot yung kasulatan.
kailangan natin will never be constant. Hindi magiging bahagi na ating pag-ibos. Yung kasiyahan natin na si bakit, pwede lang nakabaso ko. Yung harap na ito, yung kagalakan ito, ay isa kagalakan ng tusin ko ay palagi na ako. Maraming bilang ang disipol sa kayo. Pero sigurado natin, ganun din yung assurance na kagarapan ng buhay, yung security na naras na ipagkaloob ng buhay. Bakit? Kasi kasama natin ang Kristo muling na buhay. Ang Kristo muling na buhay. Yung sukatan ng kaligayahan at ang sukatan ng kadalagan ay nakapaso sa Kristo. Ang Kristo muling na buhay na kasama natin. Kaya kahit ganun pa ako, kumulang, manang problema, umaraw man ang batitos, ay ano, yung kagalakan at kawalan ng takot ay mananatili sa kanyang kanatayuan. It will remain constant. Kaya ano yung pagkaya ng Kristo mo rin na buhay? Ay, ano ba yung pagkakataon na minamilangan ko rin? Wala kang takot. Magiging maligaya ka.
Kailangan kayo mga kapatid ng pangakamahal na nangyayarugan ng Diyos sa mga kapatid. Tanggapin nawa ng Panginoon sa panalangin sa iyong mga kamay. Pagpapon niya sa kanilang sa ating kapatid at pagpa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 pagp
sana po para sa mga sila. Isinagtama natin kami magdasala sa katawanan ng Diyos Kristo ay ang pagkakas sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ninabi mo ng simbahan ng sa pagkakaisa. Gusto siya na kanyang dapat-ibig sa isa ng Pranas, ng Binabestura, at ang kanang kapalas. Alalahan ko rin ang mga kapatid natin na ang layo na may pag-asin ko rin ng mabubuhay na hindi ng lahat ng mga pumasok. Kawaan ang kinapagaling sa iyong kaliwanagan. Kawaan ang kapatid ng lahat ng kasali sa iyong buhay ng mga wakas. Kaya isa ang mga kapatid ng Maria ng Inang Diyos. Isa na siya ng kanyang isipon. Ng mga apostol, isang magsin na lahat ng mga banana na buhay dito sa pagiging ng kanilipin ng sa iyo. May pagdiwang na marami ng pagpupuli sa karanaman mo. Sa pagiging ng marami na aming Panginoon, Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng sa iyo lahat ng panamang pagpupuli sa iyo. Doon sa mga kapatid at kasama ng Espiritu Santo, magpasama natin.
Senhor po tayo para sa panalangin, para sa mga biktima ng extrajudicial killings, para sa kanilang naiwang pamilya at mga kaluluwa sa purgatorio sa pagtunod ng kampana sa ikawalong ng gabi. Ama namin nasa langit, sa iyong nagbilang pag-ibig, nilikha niyo kami na iyong kawangis. Pinagkalooban niyo kami ng buhay na dapat namin igala, pangalagaan at mahalin. Buong kawawaan doon namin hinihili, dapat ipili na ninyo ang extrajudicial killings dito sa aming bansa. Kaawaan sa ninyo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa hindi ng extrajudicial killings. Naway ang kanilang naiwang mga pamilya ay magkamit ng kasaruhan, hindi mawala ng sinabubuhay, manatili nawa ang kanilang pag-asa sa iyong walang hanggang na pag at sa buhay na walang hanggan. Ipagkaloob po ninyo sa mga nagtutulong at gumagamit ng illegal na droga ay magkaroon ng lahat ang loob na tumilihan. Gayon din naman, naway ang mga sumuko na at nagsusumika na magbagong buhay ay muli kapagsimula at huwag kapahama. Naway ang mga kapangyarihan ay matuto magpahalaga sa buhay bilang kaloob ng Diyos. Naway maging instrumento sila ng pagliligtas at hindi mamisali ng anumang kapahamakan sa kapwa. Kasabay ng pagtulong ng mga kampana, ipinananalangin namin ang mga kaluluwa ng mga kapatid namin naging biktima ng extrajudicial killings at lahat ng mga mahal namin ng tao. Sa inyong awa at kapag, maranasan na wanda ang walang hanggang kapayapaan at kanalakan sa isa ninyo sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Diyos Kristo kasama ng Espiritu Santo. Maria, ina ng buhay, San Pedro Caloso, San Pablo, unang Espanya, San Martín, Siporo.